Mula August 28, umabot na sa mahigit 40 ang naaresto matapos lumabag sa Comelec checkpoint gun ban. Kasunod ito ng isinagawang simultaneous checkpoint ng National Capital Region Police Office. Si Henry Nicolas, magbabalita. Bilang pagtaliba ng Philippine National Police election gun ban sa kasagsagan ng barangay at SK election sa bansa, inilunsad ng National Capital Region Police Office ang simultaneous Comelec checkpoint. Nagsimula ito noong August 28 kung saan tiniyak ni NCRPO Director Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. na magiging stricto sila sa implementasyon ng gun ban sa papalapit na BSKE. Asahan raw ang presensya at police visibility ng PNP hindi lamang ngayong eleksyon para mapanatili ang katahimikan, ligtas at patas na BSKE. Ang Marikina Police isa-isang pinapara ang mga motorista sa kahabaan ng Marikina C5 Access Road, Barangay IBC. Kapansin-pansin rin ang pagpara ng mga police sa lahat ng motorista, hindi lamang sa motorsiklo. Pati sasakyan po, kailangan din po natin yan ma-check para malaman din po natin kung sila po ay mayroong bit-bit na pinagbabawal po. Actually, hindi lang naman firearms, anything na contraband, which in the plain view sight, meron sila, yun po ay may consider natin illegal. No? Sa pinakahuling datos ng NCRPO as of September 1, nasa 26 na ang kabuuang bilang ng mga armas ang na-recover. 12 ang short firearms habang 14 naman ang sumpak. 20 ang bladed o patalim. Mahigit sa 100 ang ammunition at 45 ang mga inaresto. Ang ilang motorista naman medyo hindi naging maganda ang bungad ng kanilang unang araw ng Setyembre. Bukod kasi sa expired ang rehistro ng kanilang mga motorsiklo, impounded ngayon ang kanilang mga panghanap buhay. Ibig sabihin, kailangan nilang tubusin sa Office of the Public Safety and Security ng Marikina City ang kanilang mga motorsiklo. Maaari pa rin naman raw matubos kaagad ang kanilang mga motorsiklo. Kailangan lamang bayaran, depende sa kanilang violation. Ang ilang rider kasi kung hindi paso ang rehistro, student license ang gamit. Bagay na hindi pinapayagan ng batas kung walang kasamang may lisensya ng pro at non-pro. Mula dito sa Marikina City, para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.